Una-una po, sindihan po muna natin yung ating oven. Is it po natin 320 Fahrenheit po yung ating oven. Yo, what's up mga kabiking? Magandang umaga. Kape muna tayo. Magandang umaga sa inyo mga kabiking. Ngayong umaga ay may panibago naman tayong reseping gagawin. Ngayong umaga ay wala akong pandesal. Dahil hindi nakagawa kagabi dahil may nilakad tayo. Ang ginawa namin kagabi is mga banana cake. Ayan. Mga order yan ng mga banana cake. Mamaya, 50 piraso. Yun yung mga ginawa namin kagabi. Dahil may lakad ako kagabi, hindi ako nakagawa ng pandesal. Kaya, kahapon mga cake yung ginawa ko sa order. At ngayong umaga naman ay gagawa naman tayo ulit ng isa pang cake. Ang gagawin natin ngayong umaga mga kabaking ay mocha cake. So nandito po yung ating mga ingredients. Ang ginagamit ko lang mga kabaking itong maliit na hand mixer. Yan. Ito lang yung ginagamit ko sa paggawa dahil wala naman tayong pambili pa ng mixer. Medyo may kamahalang kasi yun. Kaya ngayon gagawa tayo ng isang cake na birthday cake ulit. Ito po yung ating mga ingredients. Meron tayong 300 grams cake flour. Meron tayong 200 grams white sugar. Meron tayong 1/4 cup oil. Kahit anong oil pwede. Meron tayong 1 teaspoon baking powder. Meron tayong 1/2 teaspoon salt. At meron tayong 3/4 cup milk. Tubig walang problema, kahit tubig okay lang. At meron tayo ditong 1 spoon Nescafe original. Nilagyan natin ng mainit na tubig para matunaw siya. At meron tayong vanilla. At ito naman po yung ating egg yolk. 12 pieces na egg yolk. Dito naman ang ating egg white. Ayan, 12 pieces na egg white. 300 grams na white sugar. At meron tayong, maglalagay tayo mamaya ng 1/2 teaspoon cream of tartar. Ito yung cream of tartar. Ngayong umaga yan ang ating gagawin, mocha cake. Ilagay na natin yung ating kape. Ilagay na rin natin yung ating mantika. Ilagay natin yung ating asukal. Natin ng vanilla. 1 teaspoon vanilla, pwede na. At syempre yung ating gatas. Ilagyan natin yung ating asin at yung ating baking powder. Unahin natin yung asin.
natin yung ating flour at saka yung baking powder, paghaluin po natin. Ayan. Hinalo-halo ko po yung baking powder at saka. Haluin lang natin itong mga pa-baking hanggang sa mag kumabay na po lahat ang ating ingredients. Dadagdagan natin kay baking ng ating gatas yung ating medyo matigas. Ayan. Kasi aside po natin itong mga ka-baking. Kasi gagawa tayo ng ating itong egg white meringue po natin. Ito po yung ating panghalo po dito mamaya. Mimixing na po natin to. Ayan, meron po tayong 300 grams na sugar. At syempre meron tayong cream of tartar. Lagyan natin ng 1/4 teaspoon yan. Pag ganito na po yung texture ng ating egg white, medyo pumi na po siya. Lagyan na po natin siya ng cream of tartar. Ayan mga ka-baking, 1/2 teaspoon cream of tartar. Pag ganito na po yung texture ng ating egg white on asukal, ilalagay po natin ito ng 3 parts. Ganito na po yung texture ng inyong egg white mga ka-baking. Okay na po yan. Yung dulo po na parang hindi na po siya nalalaglag. Yun po yung kanyang palatandaan na okay na po yung ating egg white. Ito't hahalo na natin ito. Yung ating pang egg white ay okay na po ito. Isasali na po natin dito sa ating egg yolk. Lalahatin na po natin mga ka-baking. Halo-haloin lang po natin ng ganyan lang po, parang binabaliktad-baliktad lang natin para hindi siya matunaw. Pero kung maganda pong pagkaka-mixing ng egg white ninyo, hindi po yan siya matutunaw kahit anong halo ninyo. Kagaya po nito, napakaganda po ng mixture ng ating egg white. Hindi po ito matutunaw kahit na anong klaseng halo pang gagawin mo. Dahil naka ito tinatawag na tamang stick pick ng ating egg white.
Kung makikita ninyo mga kabaking, kahit anong halo, hindi siya natutunaw. Kasi napakaganda po ng ating egg white ang pagkakagawa. So ito na po kong baking. Tapos na po yung ating mocha cake. Lagyan na natin dito mga kabaking ang ating butter. Ayan. So ito na po yung ating cake mga kabaking. Isasarang na po natin ito sa ating oven na naka-ready na. Isa lang po natin yan ng mga 40 to 45 minutes po. May na lang po yung ating apoy, mga kabaking. Ayan, ganyan lang po yung apoy ng ating cake. Itong oven ko po kasi pag hininaan ko ng sobra na mamatay po ito siya. Kaya ganyan po yung pinakamahina niya. Pero okay na po yan, fix na po yung ganyang klaseng hina para sa cake. Mamaya na lang mga kabaking. Transfer agad natin ito mo, boss, para hindi bumaba. Ayun ha, malakot yung bahay ng alupa ng mga tanda. Ano yan? Coding? Castor? Sanin? Ay, kay Jingoy. Makapal, makapal siya. Makapal ito. Pagtanggalin mo kamay, saka kapal. Pero pag sumutin ako, magbababa yan. Hi! Ayan guys, yung sininang, di ba? Nagbablog siya. Ngayon po, pangit niya. Pakita. Ayan na. Hampasin kita. Ayan si Jungkook. Jungkook, ito po si Ross, magbabalag. Pangit na bahay namin. Ayan yung